What a beautiful Wednesday! We can finally break free from all the stress and pagod from our daily hustle. Mapa-work man yan, school, or personal errands. We invite you to take this time to chill and just breathe. Kasama ako, Bianca Gonzalez, giving you a home away from home only here on BRGY. Every once in a while, nakakatuwa kasi yung entertainment industry. Sino-surprise tayo with a breakout star. Sila yung mga personalities na nagugulat tayo, tapos na cha-charm tayo, napapawaw tayo, at sobra tayong na-entertain. Ang mga breakout stars, ako gustong-gusto ko yung mga story nila kasi hindi yan nangyayari overnight, di ba? Parang marami silang pinagdaanan bago mangyari yung moment talaga na yon. And today we are super, super lucky to have here on BRGY a breakout star of 2024. Please welcome Snoop, aka Mr. Anthony Jennings. Hello! Hello po, hi guys. Palakpak ka naman dyan. Nahiya sila pumalakpak sa'yo. Nahiya sila, yun. Hello, hello, hello. Hi, Anthony. Hello po, Miss B. Welcome. Afternoon, please po. Sit down sa yeah. ating set. Yes. Yeah. Magandang araw po. Hello. Ibang-iba yung datingan mo, naka-medyo. Medyo punit-punit na yung damit ko ngayon. How are you after, syempre medyo nakapahinga ka pagkatapos ng Can't Buy Me Love? Masaya, masarap po sa pakiramdam. Medyo hindi ko na naririnig yung boses ni Snoop Gaano. Yung mataas na to, no? Medyo na, ang tagal kong minaster yun before. So, laging sa bahay, naririnig ko siya palagi. Pag ganun na ako magsalita, so ngayon medyo kalmado na po. Parang pinapagpag mo na si Snoop. Medyo pinapagpag ko na po. Oh, wag mo. Parang sabi ng tao, wag mo na. Kailangan eh. May special place siya sa heart mo. Yes, of course. Forever. Opo, opo naman. Babalik-balikan ko pa naman siya every once in a while pag kailangan. Oh, if ever lang naman na kailangan. Sobrang happy ko for you. Alam mo yon. Kasi maraming salamat, syempre, after the soap wrapped, super dami mo namang endorsement shoots. Congratulations. Diba? Maraming salamat See? Po. Opo. Tara naman, endorser. Anthony Jennings, the endorser. Diba? Anong pakiramdam mo na, yun nga, ang daming mga brands na gusto kayong makatrabaho ni Maris. At ikaw na yung muka nung brand na yon. Dati nag-VTR ka lang. Opo. Ngayon, ikaw na yung endorser. What does that feel like? Sobrang ano po. Like, hindi, nung una hindi ako maka-get over. Di, speechless talaga po ako eh. Di ko masabi yung nararamdaman ko. Lagi ako nabubulol pag na-excite po ako. Ganun po talaga ako eh. So parang, nung unang endorsements pa lang, parang nararamdaman ko, parang sabi ko, pera to. Lagi nasa isip. Oh my God, pera to. So parang, ngayon, next, syempre, excitement. Ayun, share ko agad sa ibang kapamilya ko, ganyan. And of course, sobrang saya ko and sobrang thankful lang po and overwhelmed. Grateful po sa lahat ng nangyari sa akin, sa show po. And syempre sa mga taong nakapaligid po sumusuporta sa akin. Yung team ko, of course. Yung paano kami nagtulungan. And ayun, dito na kami ngayon. Nakaka-proud lang po. Deserve na deserve na deserve. So excited ako sa episode na to kasi hihimayin natin na naging journey ni Anthony. At meron tayong iba't ibang mga medyo pa-games para sa'yo, Anthony, para okay. malaman lalo ang iyong kwento. Our first activity, may kinalaman ng mga lights. Kasi gusto natin malaman, syempre, sinabi mo na din eh, yung mga tao nakapaligid sa'yo, sa paano nila inilawan ang iyong daan. Tama. Kaya, meron tayong very special props na ipapasok for today. Ang ganda naman ang nagbibigay. Ang ganda naman ang nagbibigay. Say hi! Resh, hi ka muna. Yan, hiya siya. As a shy girl. Love it. Oh my God, nakakaba to. Ano ba to? Relo. Relo, Rolex. Parang relo yung pamigay natin eh. Okay, inside these boxes, merong mga picture na mga taong malapit sa buhay mo. So ang gagawin natin, bubuksan mo yung box, ipapakilala mo sila sa amin, and yun, magkukwentuhan tayo kung paano ka nila natulungan sa iyong journey so far. Okay. Okay. Paano first, ba yung bukas? Pag ganito sige, po ba? Sige, kahit yung dito ang pinakamalapit. Pinakamalapit. Okay. First. Relo ba? Relo? Siya na. Hindi. Sayang. Hindi. De, of course, mama ko. Ayan. Ilaw ng... Ang literal, mama mo. Mama ko. Ang mama ko. Ito na po siya. Ito. So yung mama ko, siya yung ilaw ng tahanan namin. Simple lang si mama yan eh. Kahit sa hirap ng buhay namin before, ano eh. Parang masaya lang kami, hindi kami nakakaramdam ng problema pagkasama namin siya. Alam mo yung typical na nanay lang yung isusubo niya na lang, papakain niya pa sa mga anak niya. Ganun naman talaga dapat. Tapos,
Ayun, simple lang si Mama. Masaya naman siya eh. Wala naman siya ganong dalang problema. And sa amin, yun yung masarap para sa anak eh. As in, like, parang hindi mabigat sa amin ng mga anak na parang ganito siya, namang problema. O siya parang happy lang siya kahit medyo marami siyang problema. May mga utang-utang, ganun. parang dati naman. Magaan ang, may gaan. Tapos parang siya, sige, parang sarili niya lang before. So ngayon, parang nasaya lang na nakakatulong na ako ng magaan din sa akin and sa family ko. Ayan. So yung mama ko, ayan, ganda ng ngiti niyo dyan. Yes, ang tunay diba? Na mama mo. Tunay na mama ko. So yun po. Nakakatuwa. Parang next. Sa, I would say, sa kanya mo naman ah. Yung saya, yung yung si Anthony, ever since the first time I met you and every time, parang kahit anong face ng buhay mo. Lagi pong nakangiti. Opo, lagi pong nakangiti si mama eh. Kahit like, before nga po, naalala ko nung inundoy kami sa Green Park so, kainda. Bata pa po ako, nagpanik nga po ako, sabi ko mamatay na ako. Kasi yung tubig po, maabot na ng second floor, tapos nadulas po ako sa parang double deck na igaan, tapos tanggal yung kuko ko. Sabi ko, mamatay na ako, bata pa ako. Tapos, ayun, diligtas kami ng mga kapitbahay namin, mga neighbors namin, so parang nagtulungan. Siyempre, parang ano na yan eh, barangay na yan, diba? Tulungan na yan, so pag ganun. Tapos parang nag-evacuate kami saglit sa akin. Tapos yung mama ko dumating, parang siyempre nag-alala siya nung una kasi wala siya sa bahay that time. Tapos pagbalik niya, yun. Tapos nung nandun kami sa... Puneran home. Parang ganun, dun yung... Kasi mataas yun that time, so doon kami nag-stay lahat. Doon lang safe eh. So parang, ayun, that time nag-stay kami for like a day or two, ganun. Tapos yun, masaya lang kami kahit nandun kami. Grabe. Parang okay lang, parang... Tapos yung bahay namin, nakita namin yung mga gamit namin, lumulutang-lutang. Ganun. Actually, alam mo, sana may MMK pa. Kasi isa ang buhay mo okay. Sa mga masarap i-MMK talaga. Hindi, parang nakakatawa nga po yan. Hindi, pero diba, yun nga yung nakakatawa. Parang, yung panic ko po nun, parang mamatay na po talaga ako. Grabe, hindi. Pero di, buhay pa, alive na alive. Po. Buhay pa, boom, kinailangan naman, mong mabuhay diba? Para magawa lahat ng to. Ayun. Yun lang, naalala ko lang din si mama. At through hard times, kahit na may mga mahirap na bagay. Lagi niya lang pinapaalala sa amin na parang, okay lang yan, alam mo yun. Malaging may paraan para maging masaya kahit na mahirap yung isang bagay. Oh, yun lang, nakakatawa. Oh, sobrang nakakatawa. And again, nakakatawa nga na bata ka pa, ang dami mo ng iba't ibang ginagawang racket. Pero okay. This time, dahil syempre, mas stable, maganda na yung kita, dire-diretso yung projects, parang mas nakaka-give back ka sa family mo. Tsaka sa mga ano ka rin, mga nakapali. Hindi. Ayun po. So, nakaproud lang din sa sarili ko na pa. Okay. Wait, ito pala feeling nun. Ano yung ginawa mo sa unang paycheck mo bilang artista? Bilang artista? Kasi before po, Miss B, nagbibitter na po ako sa commercial. Mm-hmm. So, before, naka-receive naman ako ng saktong medyo malaking paycheck. So, dati, nung first time ko kumita ng malaking pera talaga, una kong binili nun sa bahay TV kasi wala kaming TV. Tapos tumagal yun hanggang ngayon, buhay pa rin yung TV na yun. Parang 2016 ata yun. 2016-2017. Okay. So yun yung una kong binili sa pera ko. TV. Tapos yung artista na po ako, parang hindi na po ako gaano buhay-bili. Siguro mga sapatos na lang po, damit-damit. Parang hindi po ako masyado kasi mabili ng mga ano eh. Actually, sinasabi to ni Anthony kanina bago tayo magsimulang mag-taping, iniipon mo talaga. Opo, iniipon mo yung pera po. So mostly yung mga kinita mo sa showbiz, ipon talaga? Iniipon ko po kasi plano ko rin po talagang bumili ng bahay. Makapagpatayo po sa, para sa mga kapatid ko, sa mom ko. Kasi apat na lang po kami. So parang okay na po yung may kasama ko. Sila na lang yung kasama ko sa bahay. So parang, po. Hindi malayo mangyari. Opo so, naman. Dire-diretso. Sana naman po. Blessings. Okay, dire-diretso din tayo sa, okay, sa box. Pangalawang box. Na nandyan. Buksan mo na! Diba? Buksan mo na! Oh, yung AirPod ko, guys. Yan. Hello! Ito AirPod ko. Nalala ano pangalan ni Daddy? Anthony rin po. Anthony Patrick Jennings po. So, junior ka? Opo. Junior ka pala. Opo. Ando pa ako sa likod ng bintana, nakasilip. Ewan ko kung kita eh. Oo nga! Ikaw pala yan. Ako po yung nakasilip sa gilid. So yung papa ko po, ayan. Actually, ang dami ko rin natutunan kay Dad. Nawala po siya noong 2022 na nag-pass away po siya. So parang, ako po, as
ako yung nakakatanda. Mm. Parang ako po yung naging breadwinner sa amin. And parang si dad that time, siya lang po yung katulong ko. Sa financial, sa lahat po. Actually, siya naman po talaga yung lahat in the first place. Kung magasto sa amin, yung mga times na nag... Kahit di ko natapos, pero kasi patigil-tigil, palipat-lipat. So, nag-school-school ako, pero yun nga. So, dahil sa financial, nag-stop ako. Pero si dad, tuloy-tuloy pa rin yung support niya sa amin that time. Sa hirap ng buhay, kasi parang... Madami po nangyayari sa family namin noon eh, puro problema eh. Pero si daddy parang siya yung naging haligi that time eh. Tapos nung time na parang medyo, hindi naman po may sakit na, pero parang ramdam ko na po kasi bumabalik-balik na po siya sa hospital. Parang lagi po siya tumatawag sa akin, ganyan. Parang medyo nagpapaalam. Pero hindi siya like, hindi niya po sinabi sa amin kung ano yung sakit niya eh, that time eh. Sabi niya lang po magpapacheck up lang po siya sa hospital. So parang, ako nabigla din po ako nung nawala siya kasi tumawag lang din po sa akin. Yes. He was here or was he in the UK? Nasa UK po siya that time. Nag-work po kasi siya. So parang ang routine po kasi ng family namin, si daddy po kasi pag siguro pagkatapos ng bakasyon niya, ay pag bakasyon niya na, uwi po siya sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos magbabakasyon po kami ng family namin. Minsan nag-stay po siya na. Minsan matagal, minsan saglit lang talaga. Mm-mm. Minsan po dalawang linggo lang, tapos uwi na po siya agad ng UK. Minsan matagal naman. Pero yun po, ganun po yung routine namin. So every year, babalik-balik lang siya. Pero nung nag-pandemic po kasi, medyo nahirapan po kasi parang walang, di ba, mahirap umuwi walang lang sa Pilipinas. Walang lumalabas, wala ding makakapasok. So parang 3 years po namin siyang hindi nakita po. Tapos nawala na lang po siya. So, parang, I'm so sorry. Opo, pero okay lang po. Kasi ngayon naman, sabi ko naman sa dad ko, before siya, hindi, ako, kaya ko naman, alam ko na, dahil sabi ko naman sa kanya, natutunan ko naman kung paano gawin yung mga bagay dahil kay dad. Mm-hmm. Feeling ko naman kung wala si Erpat, kung di niya naman naturo sa akin yung mga bagay na, hindi, wala naman ako dito. So, naging magandang role model. Yun yung nagpalakas ng loob ko eh, kumbaga sa through hard times talaga, si Erpat, kasi sa kanya talaga nanggagaling yung seryoso eh, na buhay, kumbaga. Siyempre pag, lalaki po, kayo po yung tahanan ng bahay. Sa inyo po nanggagaling yung financial, ganyan. So, si daddy po, talagang kahit umaga, tanghali, gabi, talagang nagtatrabaho po siya. So, everyday po yun. Pag tinatawagan ko nga po siya, nag-work pa din siya minsan. So, ganun lang yung time namin mapag-usap. Pero yun, happy ako na ano, na dami ko rin natutunan kay Epat. And, lagi ko lang sinasabi, kahit na minsan, naisip ko parang sana nakikita niya tong ganito. Na ganito na ako, nakita niya man lang. Sana medyo magaan pala kung naabutan niya to. Pero hindi ganun eh. So, parang sa akin, proud na lang ako. Na, inisip ko na lang po palagi na. Alam ko naman pong proud siya sa akin. Lahat ng ginagawa ko. No, super proud. Thank you for sharing that, Anthony. Naman. No. Airpot kasi, usapang airpot kasi, daddy issues ako yun. Nako, don't worry, madami tayo niyan, relate ako, pwede din ako makishare ng ganyan next time. Pero, kung 2022, naabutan na din kasi niya ang yung pagiging ko, papa, leading man mo. Naabutan niya naman ano po yan. Ano sinabi niya nung, kasi syempre, ang tagal mo nga nag-VTR, nag-racket, tapos biglang, bida agad sa opo, pelikula. Ano po sinabi niya about masaya naman po. Tuwan-tuwa po siya noong that time. Napanood ba niya? Sabi niya nga po, bilang ko daw siya ng sports car. Agad-agad. Napanood ba niya? Napanood niya naman po. Opo, napanood po na. Pinanood ko po sa kanya kahit na magkatabi kami. Medyo nahihiya po ako. parang ano lang po eh. Kasi wala pong ano sa kanila. Wala po yung Netflix na parang Philippines. Ganun. Mm. Kasi that time dun pa lang yes, niya correct, na-check correct, yung panood. Correct. So parang sa internet lang. Tapos magkatabi lang po. So, usap-usap lang po, ganun nood. Kasi hindi po siya nakaka-wait. Oo nga. Grabe yun. Pero, nakita niya yung simula ng success na yun. Nakita niya I'm naman sure. po yun, for sure. Opo. Ito lahat. Pero, yun lang po. Sana po, yun nga. Kasi yung gaan, hindi katulad before eh. Yung talagang time na yun. So, parang, feeling ko, may way po yung Panginoon para ipakita niya po sa inyo yung tamang yung light ng daan niyo po. Parang so parang ako, kung ano man yung natatanggap ko, lagi na lang pong ano, prayers na po palagi talaga. Kasi parang ayoko na po maulit yung dati. Parang medyo mahirap po siya, pero
minsan may mga kailangan tayong lagpasan sa buhay natin para matutunan natin isang bagay. Like, ayun, katulad nun. Yung sa airpad ko, feeling ko may reason naman din po. Eh. Bakit? Yeah. Hindi man natin malalaman ever. Ever po, pero... Oo, pero I mean, like you said, no, parang magtitiwala ka na merong rason. At merong saka... Rason kasi pagka wala po, pag wala ka pong pangahawakan, parang pag wala kang kakapitan, parang hirap po eh. Mm-mm. At least may something na parang kahit sa isip mo lang, may something na paniniwala. And of course, prayers din po talaga. Yes. At saka ang pinakamaganda na sa kwento mo is kasi maganda yung relationship nyo, which opo. Is hindi lahat ng magulang at anak. Ganun kaganda yung relationship. Kami po parang chill lang po kami yung family. Oo. Kahit ganito yung nangyari sa buhay namin, wala eh. Parang ganito talaga eh. Parang unfortunate lang. Tas, pero gumagawa na po ako ng way na para maging okay po kami. And may mga kapatid din po kasi ako sa side nung mom ko. Na mga kuya ko na nag-work din. Mm-mm. Kaya lang may sariling family na rin po sila. So parang kami apat na lang po talaga. Yeah. So, yeah. Oh gosh. Next parang box. Next box na daw. Siya na nag-queue ng next box. Next box na tayo. Okay, si Anthony mismo nagsabi, third box na tayo. Gusto mo mag-move on, move on na tayo. Okay, third box. Busa ko na ba? Yes. Okay. Tingnan natin kung ano ang laman ng third box at sino. Charan! Oh. Yung mga kapatid ko, sobrang tagalan ng picture. Oo, di ba? Ito pa tayo naundo ikaw eh. Yung nasa pinakakaliwa. Ako po yung nasa pinakakanan. Your older brother. Apo, bata pa po ako niyan, Miss D. Lumang picture. Ikaw yung sa kaliwa. Lumang picture na po. Oh, grabe. Pero kamukha mo kuya mo, ibig sabihin. Ako po to, yung nasa pinaka-right. Left! Nalito ako. Left? Oo nga, ikaw nga to. Ah, left ba? Oo, left ba siya? Right niya. Oo, tama. Right ko, right mama ko. Mama mo talaga. Okay. Okay. Problema natin. Oo, ito. Oh, ako po ikaw siya. Na ikaw. Ito yung iyong two apo, yung baby brothers. Anong age gap ninyo? Si Douglas, 19. Si Allen, yung bunso, nasa 17. Ganun. 16. Ganun. So parang medyo all boys. Lumalaki. And tatangkad na nga po kasi layo ko na po sila ngayon eh. Mm-mm. Mga 6-flat-dead, 6-footer. So wala, dalawang makulit ko lang kapatid. Makulit nothing din special. Sila. Nothing special. Grabe. Hindi, mababait tong mga to. Ito yung mga tropa ko sa bahay. Wait, so mabait sila, hindi sila sakit sa hindi, ulo? Hindi po. Wala, okay. Never po ako nagkaroon ng sakit sa ulo sa akin. Kahit sa school po, wala po problema. Matatalino po sila. Ay, in sin, like, opo, parang ano eh, sa pagpapalaki na rin po ni Airpat sa kanila. And sa amin, kasi puro lalaki po kami. Oo. Ganun po talaga eh, wala kami magawa. Minsan, naalala ko nga po, pag nag-aaway sa bahay, bugbugan po talaga. Ganun talaga pag mga lalaking magkakapatid. Bugbugan po talaga kami. So parang nasanay po kami ng ganun. Ganun po kami magmahalan. Hanggang sa parang ngayon, pag tumatanda na po kayo, nagagets yun na po yung buhay. Ng, so parang, ito nga, as lalaki, alam nyo na, like yung mga kuya ko, nakakausap po. Ah, ganyan, may pamilya ka na, oh. So alam mo na paano mag-mature, ganun po siya. Mm-mm. So parang happy ako na parang puro lalaki din ako kasama kasi sin like dami ko rin kung bakit feeling ko bakit ang tigas ko minsan. Dati nilalakad ko po yung Santolan papuntang Antipolo, wala problema. Eh. Pili ko dahil Santolan, sa mga kapatid ko yun. Kasi madalas Antipolo. Po kami naghalakad dati sa probinsya. Ang layo nun. Opo, Santolan kalahating Station. Kalahating araw, ganun. Papuntang, siguro hindi naman po ganun kalayo. Medyo malapit na. Santolan Station, papuntang... Gusto ko hindi ganun kalayo. Medyo wala. Wait, bakit mo nilakad ang Santolan papuntang Antipolo? Pauwi po sa bahay, Kingsville. Kasi, kukumbit pa po ako that time eh. So, pag nag-BTR po ako, minsan hirap sumakay sa Marcos Highway. Yes. May pamasahe naman ako, hindi lang makasabit na outsabit ako ng mga ibang nagko-commute. Ang gagaling sumabit, ang bibilis eh. Hindi ako makasabit that time eh. So, maglalakad na lang ako. Bahala kayo dyan. Grabe! Silakad ko na lang. Teenager ka nito? Opo, bata. Siguro mga 18, mga 17. Ganun. Hindi, mga 17. Ganun. Kasi nag-BTR pa ako that time. So, 16, 17. Oo. So, yung mga kapatid mo, syempre, ikaw ngayon ay... The good kuya, nagpapaaral sa kanila. Not so good. Grabe naman yung not so good. Good kuya naman. Alam naman. Nakikita mo ba kung paano nila sinushow yung appreciation sa'yo? Po. Or oh, sinusuklian yung efforts mo? Oo naman po. Like, kagaya nga po nun sa... Kasi since ako po yung nagpapaaral sa kanila.
Like sa school nila, yung pinapakita nila yung mga grades nila, na maayos, maayos na nag-aaral. Ayun, kahit yun lang po, wala naman po akong ibang bagay na hiniling. Kahit yung school lang po nila, tapusin nila, okay na po sa akin yun. Kahit pagkatapos silang mag-school, bahala na sa buhay nyo. Grabe. Kasi nila mag-aaral, wala pong problema sa akin. Pero ayun po, happy lang ako na ayun, ginagawa nila maayos yung pag-aaral nila. And, si mama kasi, so parang medyo, since lumalaki na rin yung mga kapatid ko, sila na rin yung nag-aalaga kay mama. So parang paunti-unti na nang umiikot na siya. So parang, ayun, happy lang ako na marurunong silang tumayo sa mga sarili nilang paa kahit sa murang edad nila. Parang, alam, pag naiwan ko sila, alam na po nila yung gagawin nila. So happy ako na parang kahit nga mag-asawa na po yung mga anti-joke. Bata pa. Grabe, nakakatuwa. Nakakatuwa po. Ikaw din kasi ay role model para sa kanila. Feeling ko rin po na ganun din po yung take. Kasi like, pag nag-message po yung mga kapatid ko, iba po yung appreciation nila. Like, naiintindihan po nila yung struggles ko. Like, di sila nag, Anthony, ganyan, gano. Kunyari, ako na po yung mag-send sa kanila rekta kasi di po sila nang iingi ng pera pag may project, gano'n. So, ano, may kailangan ka ba dyan, gano'n. Oo, oh, ikaw pa. So, sila po, ako pa yung naglumalapit sa sila po, medyo mababait po talaga, wala po akong masabi. So, deserve po nila yun kung ano po yung natatanggap nila. Oh, at deserve mo din sa lahat ng ginagawa mo para sa iyong family. Oo, oh, grabe. Maraming salamat. Mula family, syempre gusto natin din pag-usapan ng mga naging pinaka-iconic roles ni Anthony in his career so far. At yan ang ating pag-uusapan when we return here on BRGY. Like that, sinong role to? Mature roles. Hindi ko maalala.